Dalawa sa anim na barangay sa Isla Verde sa Batangas City apektado na ng tumagas na langis mula sa lumubog na barko sa Oriental Mindoro. Yan ang tinutukan live ni Paul Hernandez. Paul? Joanne, ayon sa Philippine Coast Guard, itong remotely operated vehicle o ROV ang magsisilbi nilang mata sa ilalim ng dagat. May kakayahan itong sumisid sa lalim na 2,000 meters. Sapat na para malaman yung sitwasyon o kondisyon ng lumubog na MT Princess Empress na may lalim naman na 400 meters. Umabot na ng 3 barangay sa Isla Verde sa Batangas City ang apektado ng tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Nauhan, Oriental Mindoro. Halos 53 kilometers ang layo ng Isla Verde mula sa pinagmulan ng tumagas na langis sa Nauhan, Oriental Mindoro. Kabilang sa apektado ang mga barangay ng San Agapito, San Agustin Canluran at San Antonio. Ayon sa PCG Batangas, namataan ang langis sa baybayin pasado alas 7 ng umaga kahapon. Sa video na ipinadala ng Coast Guard Station Batangas, makikita ang maitim na langis na tinatanggal ng ilang mga kawani ng Coast Guard. Naka-red alert na ngayon ang PCG at Batangas City LGU para sa pagkontrol at pagkalat ng langis sa lalawigan at lungsod ng Batangas. Agad nagsagawa ng joint hearing ang Komite ng Environmental Protection at risk reduction sa sangguniang panlalawigan ng Batangas. Sana isa lalong madaling panahon ay mabigyan ng mabilisang solusyon. Sa ngayon po, kailangan po natin bayanihan. Tumulong po sa paglalatag ng mga oil spill booms at saka sa pagki-clean up kung sakasakali po. Pero under supervision pa rin po ng Philippine Coast Guard yan dahil po medyo delikado po yung chemical na yan. Kahapon, dumating na sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro ang Japanese vessel na Shinichi Maru. Sakay nito ang remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa underwater surveillance. Ayon sa PCG, magsisilbi itong mata sa ilalim ng dagat para makita ang sitwasyon ng lumubog na motor tanker kung saan lula ng 100,000 litro ng industrial fuel. Definitely, ang poprosidan niya dyan is yung last known na coordinate, yung last known na position ng barko kung saan siya lumubog. So, we have identified naman yung area na yon. Ang maninipis na langis sa baybayin ng barangay Navota sa Calapan City, problema sa ilang mangingisda at residente. Bagsak na ang kita ni Oni Boy dahil hindi na niya mabenta sa dating presyo ang huling isda. Walang kasiguruhan kung hanggang kailan sila maghihintay sa pagbuti ng sitwasyon sa dagat. Ay bumaba ngayon, sir. Dati 200 ang kilo ng isda, ngayon yata ay 120 na lang. Laking minus. Laki binaba. Hindi naman po rin hinihiling na may dumating na bagyo, pero mas gusto ko rin po na dumating sa amin ay isang bagyo na kinabukas na kasi kay kinabukasan ay mawawala na siya. Ay kisa po dito, hindi namin po alam kung kailan po matatapos ito. Sa bayan ng Pola na pinakatinamaan ng oil spill, nananatili sa 11 ang bilang ng barangay na apektado. Problemado ngayon ang LGU sa mga naipon ng langis na nakolekta sa baybayin. Madalang na rin daw sa patak ng ulan ang bumibili ng isda, kaya ang mga tindera, lugi, ipinatutupad ng Pola LGU ang price freeze sa mga karne ng baboy, baka at manok. Hindi kawawa ang taong bayan. Kasi may usapan na kami eh. Nabawal na sila magtaas habang meron akong state of calamity. Naninindigan si Pola Mayor Jennifer Cruz na tuloy ang desisyon nila sa isasampang reklamo laban sa RDC Reeled Marine Services. Nakahanap na rin daw siya ng kakampi ng ihain ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan ang House Resolution Number 854 para imbestigahan kung may posibleng paglabag sa maritime safety at marine environment ang barko. Joan, ngayong araw, inaasahan yung pagdating dito sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro yung pagdating ni Justice Secretary Boying Remulla. Samantala, as of March 20 kahapon yan, ayon sa tala ng provincial government ng Oriental Mindoro, umabot na sa halos 21,000 yung apektadong pamilya dahil nga sa oil spill. Katumbas yan ng mahigit 104,000 individuals. Samantala, sa tala pa ng Provincial Health Office, nasa 190 na yung tinamaan ng yung mga nagkakasakit ng dahil nga dito sa oil spill. Joanne. Maraming salamat, Paul Hernandez.